Alright, another video tayo ngayon mga kaibigan. Gagawa lang ako ng maikling video para dun sa mga nagtatanong kung bakit nga ba laging namamatayan ng makina kapag papaarangkadahin natin ang isang manual transmission na sasakyan. So ipapakita ko mga kaibigan dito sa video na to kung papaano nyo gagawin yung mga footwork at mayroon po akong ipapakita sa inyo na tatlong stage. So hanapin nyo lang kung nasan kayo dun sa tatlo. Kasi maaaring dun sa tatlo, maalin dun ay dun kayo komportable para hindi po kayo mamatayan. So this method ay para dun sa mga nag-aaral mag-drive na ang laging nagiging problema ay laging namamatay na makina sa tuwing starting pa lang mag-move forward. Let's say sa traffic, nag-stop and go. Ayan, madalas marami namamatay dyan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung mga footwork dito sa mga pedals. So, let's go. Yon, as you can see mga kaibigan, so, ayun yung clutch pedal, ito yung brake pedal, ito yung gas or accelerator. Ngayon, may tatlong stages kasi yan. Ang ipapakita ko ngayon sa inyo, pag starting to move kayo, ganito ang gagawin nyo. Ayan, lalo sa mga beginner. So, clutch down. Ayan, pag pinanas yung clutch all the way hanggang sa flooring. Siyempre, yung brake nyo, kasi kailangan itong i-disengage handbrake, tapos first gear ang gamit. Laging first gear ang gamit. Pag nailagay nyo na sa first gear, ayan, first gear, ang gagawin nyo sa paan nyo mga kaibigan, ito yung first step or unang method, no? Tataas nyo yung paa nyo sa clutch pedal hanggang sa dahan-dahan lang, gradual lang ha, gradual. Hanggang sa maramdaman nyo mag-vibrate or mag-shake yung sasakyan, mag-shake yan. So ang gagawin nyo, pag naramdaman nyo mag-shake, i-hold nyo yung paa nyo sa clutch. Then, tsaka nyo naman, aalisin yung paa nyo sa brake pedal. Pag inalis nyo yung paa nyo sa brake pedal, ayan, pag inalis nyo yan dyan, mag-i-start na pong mag-move ang kotse nyo. Basta't siguraduhin nyo lang na naka-hold ang paa nyo sa clutch kahit wala po kayong gamit ng gas, kung sa pong aabante ang inyong sasakyan. So, yan po yung unang method para sa mga beginner, sa mga nahihirapan, sa mga namamatay ng makina. Now, pangalawang method, eto naman. Pwede nyo gawin to sa mga paahon, lalong-lalo na pag medyo loaded po kayo. So, pangalawang method, same pa rin yan. So, clutch down, tapos press ng brake. So, first gear pa rin ang gamit yan. Tapos, disengage nyo yung handbrake nyo, ibaba nyo to. Tapos, ang gagawin nyo, itataas nyo po yung paa nyo ulit gradual sa clutch. Yan. Hanggang maramdaman nyo ulit yung clutch biting point or mag-shake po yan, manginginig po yung inyong sasakyan, mararamdaman nyo yung sa katawan nyo. Then, ang gagawin nyo naman, mabilis nyo pong ililipat ang kanang paa nyo sa gas pedal. Yan. Kailangan makapag-gas kayo at least mga 1.5 to 2,000 RPM. Pero si clutch, naka-hold lang po yan. Hanggang sa tumuloy-tuloy lang po ng takbo ang sasakyan nyo. Then, continuous lang kayo sa pagbigay ng gas ng acceleration. Then, tsaka nyo naman aalisin yung paa nyo sa clutch para tuloy-tuloy na po ang pag-move forward ng inyong sasakyan. So, yun po yung pangalawang method. Now, pangatlong method mga kaibigan, ito yung ginagawa na talaga ng mga driver na kung saan nahihirapan gawin ito ng mga nag-aaral. Kaya ito po ay hindi ko muna itinuturo sa mga tinuturuan kong estudyante dahil mahihirapan po talaga sila. Kailangan dadaan muna sila dun sa unang method hanggang sa pangalawang method hanggang sa pangatlong method, which is ito na nga. So clutch down, ito po yung pangatlong method na ginagawa na talaga ng mga driver, mapapatag man or paahon na kalsada, ay ito po yung method na yon. So clutch down pa rin syempre, then press nung brake pedal, first gear pa rin ang gamit niyan, disengage ng handbrake, tapos ang gagawin nyo dyan dito, pag release nyo ng paa nyo sa clutch, hindi po siya tuloy-tuloy na binibitawan kasi possible na mamatay siya. Pag nilis natin yung paa natin sa clutch pedal, mga kaibigan, ito po yung footwork na mangyayari dyan. Release ng clutch, then gas. Yan. So, yun po yung mangyayari dyan. So, pag release ng clutch, kahit mabilis yung pag release ng clutch, mag-i-stay pa rin siya sa biting point kasunod ng
paglipat sa gas. So papakita ko ulit sa inyo, no. So clutch down, press ng brake pedal. So ito po yung footwork na mangyayari, kailangan medyo mabilis na po. Yan. So pag ready to move, yan. So ganito po ang footwork niyan. Yan. So ini-stay natin yung kaliwang paa sa biting point. Ayan. So ganito po yung magiging footwork natin. Yan. So hindi na siya mabagal na binibitawan, kahit mabilis, basta i-hold natin siya hanggang dun sa biting point. Huwag natin tuloy-tuloy na bitawan kasi mamamatay talaga siya. So ito yung ginagawa na ng mga driver. Yan. Continuous yung gas habang naka-hold sa clutch biting point. Pag tumatakbo na siya, pwede na siyang alisin. So yun yung tatlong method, mga kaibigan. Lalong-lalo dun sa mga gustong matuto talaga mag-arangkada, mag-move forward na hindi namamantayan yung makina. So pili lang kayo dun sa tatlo kung saan kayo komportable. Pero I suggest, kung nag-uumpisa ka pa lang mag-aral mag-drive, doon ka muna sa unang method, then sa pangalawang method, hanggang sa masanay ka at makukuha mo din yung pangatlong method. Yun lang, mga kaibigan, sana nakatulong po sa inyo yung video na to, especially doon sa nagtanong regarding this video. That's it! Bye-bye!